Ayan, wala na ba? Pwede na? Pwede na, pwede na. Okay. Ready? Gumanong ka? Huwag ganun kasi ano eh, dapat seryoso tayo dito. Kasi pag nakita ng ibang tao yung picture natin, di ba baka pagtawanan pagka hindi seryoso. Carissa. Okay lang. Accept tuloy na natin. Okay. Okay. Serious na na. Ha? Serious na. Okay. Ready? Hello, Erica. Hindi akong tumawag. Busy pa ako eh. Akin na nga yung telepono yan. Tapusin na natin ito. Pwede? Pwede na. Sige, sige. Serious ha? Nata. Merienda time! Ma'am, sir, sorry po. Hindi ko po kasi alam na nagpipicture nung pala kayo eh. Sabi lang. Ay, kuya, patingin niya. Ay, ito lang pala eh. Ganda ko pala pag naka-side view, ano? Rhea! Sorry po, ayun na. Sir. Gusto niyo mag-break muna tayo. Mukhang pagod na yung mga bata. Hindi, hindi, hindi. Okay lang. Tapusin na natin. Sandali lang naman to. Isa na lang. Alam po, nangangawit na yung mga bibig nyo kakangiti. Pero kailangan tapusin natin to. Marami pa akong gagawin. Ha? Okay? Okay, sige. Smile. Ready na. Okay. Ready? Hey! Lapit na birthday mo. Anong gusto mo regalo? Uy, Pitoy! Ano na? Hindi mo ako sinasagot. Gusto ko kapag binigyan kita ng regalo, yung talagang gustong gusto mo. Ako naman, ano lang naman ako eh. Mababaw lang mga kaligayan. Madali ako i-please. Tumihintihin ka lang sa paligid mo, malalaman mo na kung ano gusto ko. Saan ba tayo pupunta? Hindi, malalaman mo rin! Kaya, kaya, kaya. Oh, kaliwa, kaliwa. Kaliwa. Teka! Ano? Okay, diretso, diretso. Diretso, oo. Diretso. Saan tayo pupunta? Kanan, sandali lang. Ano ba ito? Kanan konti, kanan konti. Oo. Okay. Oo, ready ka na, nandito na tayo. Ready na. Pwede saan? Happy birthday! Happy birthday, Tito! Ay, sana'y magustuhan mo ang regalo ko sa'yo. Kiss! Ang regalo ko sa'yo, matagal mo nang tinitingnan sa magazine. Hindi nga! Binili mo yung nasa magazine? Ano ba eh? Akala yata nito, hindi ko alam na nagpaparinig ka. Massage chair to eh! Eh, di ba tinitingnan mo yan sa magazine? Subukan mo! Subukan mo! Subukan mo! Sige na! Subukan na! Subukan na! Subukan na! Oo! Hello! Hello! Yes! Ano ang massage chair? Ang massage chair ay isang pinakabagong pamamaraan ng pagmamasahe. Ito ay nakatulong sa pag-relax ng ating katawan, okay, prevention sa lahat ng iba't ibang uri ng sakit, save sa time, and convenient. Kaya-kaya ito ng budget ko? So ito yung aming iRelax, ang pinakamura sa lahat ng chair massager, worth 75,900. At ito ang aming top of the line. This is iTrading Zero Gravity Chairs. This cost 289,900. Kids, hindi mo na ako magbibigay ng regalo sa'yo, ha?
Kasi, alam mo naman, nag-iipon ako para sa panganganak ni Maria. Hindi, okay lang yun. Kahit hindi na kayo magregalo, okay lang. Teka, Tay. So, ibig sabihin, pwede namin bawin yung mga binigay namin sa'yo. Tay, teka, sandali. No return, no exchange kayo. Ay, sir! Hindi pwede. Ay, sir! Makaiba ako. Ano pong pakiramdam nung minamasahin ng Celia? Ano, okay naman. Nakaka-relax. Pero, sir, kung ako sa inyo, mas masarap pa rin kung totoong tao nagmamasahe sa inyo. Mas masarap ang hagod. Hindi rin. Eh, sa tao, pwede kang mapilayan. Pero dito, oh, safe na safe ka, oh. Eh, bagay na bagay sa yung chair na to, Pits. Lalo sa mga gaya natin tumatanda. Di ba, Pits? Pitoy. Hmm? Ano? Ano nangyari sa'yo? Bigla ka natahimik dyan. Hindi, ano? Parang di ko maramdaman yung masahe. Ano po, Patay? Ako na pong bahala. Teka, joke lang. Ano ka ba? Sarap eh. Eh, bagay na bagay sa yung chair na to, Pits. Lalo sa mga gaya natin tumatanda. Di ba, Pits? Hello, Erica. Nasaan ka na ba? Ano ba ako dito sa bookstore? Sige, magkita na tayo mamaya sa bahay. Okay, okay. Sige, ha. Sige, sige, sige. Oo, sige. Oo, bye-bye. Bye. Salamat. Yung libro? Sorry. Sinasadya. Hindi kasi ang paniwala sa nakita ko. Bakit? Ano nakita mo? Akala kasi may amin na bumabasa sa lupa. Ikaw ah, palabiro ko pala. Hindi. Hindi ako bibiro. I'm serious. You're seriously funny. By the way, I'm Mel. Nice to meet you, Mel. I'm Cheetah. Wow, bilis mo naman. Gaya ka ba talaga sa lahat ng babae na meet mo? Hindi, sa'yo lang. Wait lang. Ano bang ginagawa mo sa bookstore? I'm actually looking for a book by Leo Tolstoy, yung War and Peace. Meron pa yan dito nun? Wait lang ha. Jovi. Good morning po, Sir Kito. Ano po yun? Paka-check mo sa inventory natin kung meron tayong War and Peace by Leo Tolstoy. Okay po, sir. Salamat. Paano mo nagawa yun? Don't tell me, ikaw may-ari ng place na to. Actually, tatay ko yung may-ari nito. Si Pipito Manoloto. You mean, anak ka ni Pipito Manoloto? Yes. Wow, talaga. Sir, meron daw po tayong stock. Great, I'll get one. Thank you, Chito, ha? Sige, welcome. Sigaw ka! Gabi na! Baka nilalamig na ako. Nilalamig? Che, ang sabihin mo, iniisip mo pa rin yung babaeng nakilala mo sa bookstore. Sino? Si Mel? Kita mo na? Tandang-tanda pa niya yung pangalan niya. Ang ganda niya kasi. Feeling ko, siya na yung babaeng pakakasalan ko. Pwede nga. Eh, ganyan din pakiramdam mo kay Hanang Uhog eh. Hoy, di ba na to? Seryoso ako. So na, magkita ulit kami. Ewan ko sa'yo. Siya, kasal-kasal ka dyan. Nantun ka na ba? Alam mo. Kito! Nak! Hey! Ano ka ba? Ano na pa kita hinahanap eh? Ano yan? Sabi ni baby, hindi mo raw iniinom ang vitamins mo. Baka magkasakit ka. Baka mo nga ito. Sakit ka niya ni. Tubig!
Ngayon naman, laki-laki ko na eh. Hindi naman dapat alagaan. Hoy, Chito Manaloto, kahit pa tumanda ka para sa akin, ikaw pa rin ang baby ko. Ito naman! Kaya mo na pala, ha? Sir? Well? Magpahinga muna kayo. Dalawang oras na tayo nag-workout. Eh, baka masunog kayo niyan. Hindi, okay lang. Kaya ko mo to. Diba sabi nga, no pain, no gain? Sir, sobra na eh. Dalawang oras na eh. Hindi, okay lang. Excuse me, but excuse me, sir. Ah, pwede na kayong minom. Salamat, Patrick. Sige, sige, kayo lang minom. Mamaya na ako, di pa ako nauuhaw. Pete, seryosong seryoso ka dyan sa pag-ensayo mo. Bakit? Sasali ka ba sa bodybuilding contest? Eh, bakit nagpapapawis kang ganyan? Wala lang. Ay, Pete, kilala kita. May dahilan kung bakit mo ginagawa yung mga yan. Naisip ko lang kasi yung sinabi mo eh. Sabi mo, tumatanda na tayo. Bakit, Pitch? Eh, talagang tumatanda na naman tayo ah. Lalo na ikaw. Ano ka ba? Sinisigaw mo pa eh. Oo, nandun na ako, nagkakaedad tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na natin magagawa yung mga ginagawa natin nung bata pa tayo, di ba? Tama ka dyan, sir. Kalibasa, tamad kasi itong mag-exercise eh. Ay, huwag mo ako sasabihin ng ganyan ha. Ako, hindi ko na kailangan ng exercise. Malakas pa ako sa kalabaw. Talaga lang, ha? Oo! Gusto, pakitaan ko kayo, eh. Gusto nyo, suntukin ko yan. Malapakyaw, eh. Oh, sige, ah, subukan mo. Ano ko sasabihin ng ganun, Bert? Malakas daw. Saan matanda? Sige, sige, sige. Malakas ah, hindi ka malang kumalaw. May napili ka na ba? Wala pa nga eh. Ah, May! Ikaw pala yan. Kaya ka ba dyan? Hindi naman, yun lang. Oh, pag-aas pala tayo ng taste sa books ah. Classics. Oo naman. Sa totoo lang, favorite section ko rito. Kapag gusto mag-relax, pupunta ako dito. Lalaya ako rin. Pag gusto ko matanggal yung stress from work, nagbabasa ako. Ano nga pala favorite novel mo? Yun. Ito, ito. Ito. Harry Potter. Harry Potter? Di ba pang bata yan? Hindi naman. It's a book na pwedeng kahit anong edad. Saka mag-enjoy ka pag binasa mo. Mahilig din ako sa mga novel na may kinalaman sa magic. Ah, ganun ba? If you don't mind me asking, ilang taon ka na ba? Ako? 26! 26? You look young for 26 years old, ah? Huh? Mahal kasi ako sa tatay ko. Baby face. Hindi ko natatanungin. Obvious naman na 19 ka lang, di ba? Ang galing mo talaga mang bola, ah. Actually, I just turned 25 last month. Talaga? Hindi halata. Talaga? Kaya yung mga binabasa ko mga books, medyo pang mature na. Binabagay ko lang naman. Okay. La, may hinahanap po ba kayo? Meron mo kayong libro, Dora the Explorer. Para sa po niyo po? Excuse me, para sa akin. Boss! 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 Wait first, wait first, wait first. You forgot to sign this contract. Kailangan ko pa naman ito bukas. Para sa kliyente. May meeting po kami. Oh! Boss! 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 Hindi dyan! Hindi dyan! Para sa may... Okay ka lang ba, boss? Ha? Parang feeling ko, there's something off with you today. Hindi, kasi si Elsa eh. Niregaluhan ako ng massage chair.
massage chair. Why? Yun nga rin mismo tanong ko ba? Ba't niya ako regaluhan ng massage chair? Eh? Boss, kung tatanungin ka, ano ba ang gusto mo? Eh, siyempre, ayoko yung massage chair. Eh. Ano yun, parang binibigay sa mga matanda lang. Oo nga, oo nga. Gusto ko sana, tinitignan ko yung ano eh. Kita ko sa magazine yung Ferrari. Ferrari, yung kotse? Oo. If I know, bright red. Oo, yun. Oh, yun, 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 yun. Boss, alam ka na anong nangyayari sa'yo. Patanong kita, feeling mo ba eh, marami pang gusto mong mangyari sa buhay mo? Oh. Do you feel depressed when people say that you're old? Oh. Do you want to do things that you've never done before? Mismo. Isa lang ang bagay yan. There's only one thing. Ano yun? You are experiencing midlife crisis. Nagmi-midlife crisis ka na, boss? Midlife crisis. Yun lang yun. Ano ba yung midlife crisis? Oh, it's a time of kumbaga self-doubt, reflection na pinagdadaanan usually ng mga tao. Anong edad ito nararanasan ng mga lalaki? Usually it occurs between 40 to 60. Pero research has shown na yung mean age more or less saan nagkakaroon ng experience ng midlife crisis mga 45 to 46. Ano ang mga signs ng midlife crisis? Excess consumption of alcohol, nade-depress, bumibili ng mga bagay na masyadong mga mahal, nagtatago ng mga signs of aging, mas mahanap ng mas batang partner. Paano mo overcome ang midlife crisis? By accepting the fact that they have already gone through the youthfulness and accept the process of aging. Ang tawag ba sa midlife crisis ay nagmumurang kamyas? Not necessarily. Isa lang yon. Wala namang Filipino term talaga na pwede natin sabihin sa midlife crisis. Pero yun yung parang telltale sign sa mga Pinoy na pag may nakikita kang nasa 43, 45, na parang nagmumurang kamyas, maaari nandun siya. Uy, ano na gagawin ko ngayon? Boss, don't worry about it, boss. Ako nang bahala dyan. I'll help you deal with your midlife crisis. Promise. Paano? Well, first of all, maybe you should hang out with me and my boys. That's the way of dealing with this depression that you're experiencing now. Talaga? Oh! Wala mo, ang dami mo alam sa midlife crisis. Paano ba? Pinagdadaanan ba ngayon niya? Nagbe-midlife crisis ka ba? Tapos na ako dyan! Oo nga, no? Lagpas ka na sa midlife crisis. Malapit ka na dun sa near-death experience, eh. Marami mo? Turo ko lang sa'yo, may bibili na ako. Okay, sir. Ikaw, Chito, saka tatin? Sa bookstore, may appointment kami ngayon. Please. Okay, sabi mo eh. Robert, ano yan? Ay, sorry sir, naiingayan mo ba kayo? Lilipat ko na lang. Hindi, huwag mo ilipat. Ganda yan, ha? Sarap pakinggan, eh. Ito ang masarap pakinggan. Yan, eh. Ano maganda sa tenga, eh. Kanina, ang sakit sa tenga. Sakit sa tenga, at least hindi nakakaantok. Yan, at least nakaka-relax, diba?
ano ka ba? Mas maganda yung rock. Mas maganda yung jazz. Mas maganda yung rock. Mas maganda yung jazz. Sir, para wala na akong problema, ito na lang pakinggan natin. At sa showbiz, Chismis, kayo! Pero itong artistang palipat-lipat. At pabalik-balik. Hindi mapakali. Saan? Pa! Chop! Chop! Pa! Chito, may pupunta na ako. Pasundun lang kita kay Robert mamaya. Ay, hindi. Huwag niyo. Kaya ko naman mag-isip. Sigurado ka? Sige. Saan ba kayo pupunta? May ano lang. May bibili na ako. Ingat. Thank you. Gandang forma natin ngayon. Siyempre. Gandang forma na, kundi sa inyo lang. Mr. Manaloto. Yes? Yes. Ferrari ay isang Italian car brand. Kinatagpo noong 1947. Sobrang exclusive ng brand na to. So, hindi siya, definitely hindi siya ordinary Porsche. Saan nagmula ito? Si Enzo Ferrari kasi was a car enthusiast, racing enthusiast to be exact. Ang origin kasi ng Ferrari, sinimulan siya sa pagkakarera. Ang Ferrari ay kilala na handcrafted na kotse. Bakit kulay-kulay ito? So noon, pag kumarera ka, andala mo yung bandila ng bansa mo. And back then, the countries were identified by their racing colors. So ang color nun ng Italy ay kulay pula. Magkano ang isang Ferrari? Ngayon, meron silang bag ngayon, yung kinatawag na 458 Italia. Pero tingin ko magkakahalaga ito ng mga 25 million. 25 to 27 million pesos. Thank you, baby. Kumain ka ba? Elsa, talagang meeting ah. Meeting? Eh, gabi. Baka naman pwede yung pagpabukas yan. Hindi, ngayon lang daw pwede yung kliyente. Tsaka sandali lang naman ako, ha? Bakit ba ganyan ang suot mo, Pitoy? Wala, trip ko lang. Bagay naman, di ba? Eh, kumain ka muna bago ka umalis. Hindi na. Malilita ko. Si Tommy kanina pa text and text. Patating na rin yung kliyente. Sige. Sige. Ay, teka! Alam mo ba kung kanino yung kotse nasa labas? Yung pula? Mukhang mamahalin ni. Oh. Ano yun? Ferrari. Binili ko kanina. Bumili ka ng kotse na hindi mo sinasabi sa akin, Piton? May bago po tayo kotse, Tay? Sakay naman, ha? Oo, sige ko pa. Lakas mo sa... Hindi, ano yun? Ano yun? Di ba nag-birthday ako? Iisip ko, baka okay lang na... Okay lang? Okay. Bait ako sa ako. Kaya si, ano, si Chito, asa na? Eh, nagpaalam sa akin, sa labas daw kakain. Siguro magkasama silang dalawa ni Erica. Sige, andar na ako. Ingat! Sigurado ka bang may reservation tayo dito? Oo naman. This is a nice place, ah. Yep, and hope you like it. You know what? You surprised me in many ways. Ano yung ibig mong sabihin? First, nagulat ako nung nalaman ko na parehas pala tayo nag-taste sa books. Tapos ngayon, pati sa food and restaurant, parehas lang pala tayo ng gusto. Ayaw mo nun, para pala tayong gamit. Bakit? Kasi bagay tayo sa isa't isa. Boy pick up. ang Sir Pepito niyo ba nakita niyo? Ay, hindi po, ma'am. Kayo po ba? Nakita niyo po ba kung nasan si Sir?
Ay, naku, Rhea. Pwede ba? Kapag tinatanong ka ni ma'am, pwede huwag ka nalang sumagot. Okay. Ah, eh. Ma'am, maaga pong umalis. Saan daw pupunta? Ah, eh. Hindi ho nagsabi. Nagmamadaling umalis. Nalata ko. Thank you. Ah, eh, ma'am. Kung hindi niyo po mama samain, eh, pwede po bang magtanong? Hmm, ano yun? Ma'am, buntis po ba kayo ulit? Bakit? Eh, kasi ma'am, napansin ko nitong mga nakaraang araw, si Sir parang inspired. Pagkatapos, ma'am, yung aura niya, ang saya-saya niya. Kaya naisip ko tuloy, baka buntis kayo ulit? Ako, eh, sana nga buntis na lang ako. Eh, kaso hindi. Nako! Ma'am, yung isa lang kong ibig sabihin niyan. May nagbibigay na inspirasyon kay Sir. Ano? Ano ibig mong sabihin? Rhea, bakit hindi ka sumasagot? Tinatanong kita. Ayoko. Eh, bakit ayaw mo? Eh, di ba ang sabi mo sa akin kanina kapag nagtatanong si Ma'am, huwag akong sumagot. Ate Baby, ang gulo mo. Diyak ka lang. Uy! Uy! Guess who? Mel. Amin mo po lang, abisado ko na. Sorry ngayon lang ako, ha. Ang dami ko pang tinapos sa work, eh. Ayos lang. Bored natin, dumating ka na. Kaya lang, pasto na. Tapos na yung lunch. Sorry na. Please. Alam ko na. Mamaya, mag-dinner na lang tayo. My treat. Para makabawi naman sa paghintay mo sa akin, di ba? Sige. Gusto mo sa dati na lang ulit? Magpapareserve na ako. Hindi, hindi dun. Since it's my treat, ako pibili saan tayo pupunta. Okay, saan nga tayo pupunta? Basta, surprise na lang, okay? I'll see you tonight, okay? Okay. Hello? Oh. Hindi, nasa bahay. May kinuha ako eh. May naiwan ako. Pero maalis na ako. Oh. Teka, sandi. Ano yung address nung sa tayo magkikita? Ah, teka, teka. Sandali, sandali. 587. 587 Santiago. Santiago Street. Oh. Corner. Corner de la Rosa. Teka, sandali. Santiago Street, corner de la Rosa. Oo. O sige, hindi. Magkita tayo. Oo, sige, sige. Punta na ako dyan. Okay, sige. Ang tunay na damdamin, di masasaktan lamang at di maiwasan. Paano lumaya pa? Tanong mo lang sa akin. Ang tunay na pangyari, sasaktan lamang. Hello, boss. Ready ka na ba? Oh, this is the moment you've been waiting for. Di ba? Ready na. Ready na ako, ready na. Pero alam mo, oh no, ano ba kayo? Nag-practice eh, pero hindi, ano, nagigilty ako. Hindi ba magagalit si Elsa kung nalaman niya ito ginagawa? Boss naman, bakit ka magigilty? Wala naman tayong ginagawa masawa eh. We're just a bunch of old guys trying to have a good time. Di ba, guys? Excuse me, ikaw lang yan. Oo nga naman. Bastos talaga itong grupo ko. Pero okay lang, hindi. Tsaka, iniisip ko nga,
Dito na rin lang eh. De, gagawin ko na. Kailangan pa bang mauulit ito? Exactly. That's the spirit, boss! Come on! Akit tayo para makapigil na tayo! Sige, oh, pipil ko muna yung stage, ha? Woo! Ha-ha! Next time na lang. Oh! Sa kotse! Naway, akit ka dyan! Elsa, sigurado ka bang tama yung address mo? Oo, no? Dinig na dinig ko si Pitoy. Hindi ako pwede magkamali. Kaya ano mga gumilipit sa ganito klaseng lugar? Ewan ko! Hindi ko nga alam, kaya ako nga sinusundan eh. Gusto kong malaman kung anong gagawin niyo. Sige, mabuti pa maghiwalay tayo. Dito ka, doon ako. Sige. Salamat, ha? Salamat, Chen. For always being there for me. Wala yun, gusto ko lang layo, Chen. Masaya naman ako pagkasama kay Chen. Thank you for being part of my life. Si Chito Manalota. Cheers! Teka, dinadaya mo ang tao ah. Hindi nababawasan yung inyong ang tunay na damdamin. Ang dala akong bahay. Gusto ko pagbalik mo. Ibaon na sa limo lahat ng pagsubo at para lumaya na. Itanong mo lang sa akin. Inalak, huwag mo ako pipigilan. Paano ka nakapasok sa ganitong klaseng lugar? Ba't ka lang dito? Sinong kasama mo? At kailan ka pa natutong uminom, ha? Ganyan gamit mo? Ano may nangyayari sa'yo? Ano may nangyayari sa'yo? Ba't ayaw mo sumagot sa akin? Hindi ka makasagot? Ha? Bakit? Sumagot ka! Elsa, hindi makakapagsalita talaga si Chito. At bakit hindi? Eh, paano hirit ka ng hirit? Hayaan mo nga siya magsalita para makapagpaliwanag. Pwede? Chito, ano yan? Eh, yun nga. Nay, una sa lahat, eh, hindi naman masama pumunta sa ganitong lugar. Saka pang-desente naman ito yung mga ganyan. Oh. Kita mo naman yung lugar, ang ganda ng ambiance, desente, tsaka masarap yung inom eh. Eh, pangalawa, hindi ako mag-isa, may kasama ako. Oh, eh, hindi mo pala nag-iisa, may kasama naman pala eh. Pangatlo, oh, yung iniinom ko, hindi anak yun na eh. Grape juice yan. Eh, grape juice naman pala. Ikaw pambira ka, Elsa. Ito, grape juice, pero ito anak. Kahit anong paliwanag ang gawin niyo sa akin, lalo ka ng bata ka. Hindi ako maniniwala, ikaw nagsinungaling ka sa akin eh. Ang paalam mo sa akin, manonood ka ng sine. Anong ginawa mo? Nandito ka sa ganitong klaseng lugar! Chito? Is everything okay? Oh, wala namang problema. Ayos naman natin. Are you sure? Sino sila? Si nanay ko, si Tito Patrick. Nay, si mo, girlfriend ko! Nice! Nakakabahan ako? Magkakabahan! We've got your back! Lonely boy! Relax! Okay, mga professional na kayo. Okay, kung magkamali ako. Boss, hindi ka magkakamali. Just do what we practice and you'll be fine. Sigurado kayo dyan, ha? Oo naman! Di ba? Boss, may be asking. Kailan ba kita pinit? Gusto mo isa-isayin ko. Eh, wala naman sinabing natuloy yan si Tommy. Hindi. Ako. Hindi. Oh, boys. Tapos na yung first band. Teka muna, ha? Nalilito ako sa inyong dalawa. Ano ba talaga kayo? Magnobyo o hindi? Hindi. Oh. Sorry, pasensya po, ha? Pero wala talaga po kaming relasyon sa isa't isa. Akala ko ba masaya ka pagkasama ko? Oo. Akala ko ba, pareho tayo sa maraming lahat ng bagay? Oo. Hindi ba ibig sabihin nun, tayo na? Hindi, pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi kita gusto. Teka, gusto nyo ang isa't isa pero hindi kayo.
gulo niyo. Chito, mamaya tayo magtutukas na dalawa. Ngayon, meron pa akong mas importanteng bagay na kailangan gawin. Ano po yun, Nay? Yung tatay mo, may babae. Si tatay? Nang babae? Sigurado kayo? Hindi. Kaya gusto kong manggaling sa kanya kung ano talagang totoo. Elsa, nandito nga si Pits at may kasama. Nakita mo siya? Nandito nga! Nandito nga! Nasaan? Ituro mo sa akin! Ituro mo sa akin! Hmm. Ba't iniisip mo na naman ang bababae ako? Hindi mo naman ako masisisi, no? Lahat ng signs ng pambababae nasa'yo. Forma ka ng forma, panay forma! Bumili pa ng bagong sasakyan! Tapos umaalis ka tuwing gabi, babalik ka madaling araw. Ma'am Elsa, sorry, excuse me, but I think you got it all wrong. The signs are all there, pero I can assure you, hindi nang bababae si Boss Pepito. Nagme-midlife crisis lang yan. Yun. Ano? Ano midlife crisis? Sa bahay ko na ipapaliwanag sa'yo. Basta ang importante, napatunayan ko sa inyo. Napatunayan ko sa sarili ko na hindi pa ako kasing tanda ng iniisip nyo. Ah, yun ba yun, Tay? Nagpapakabata kasi feeling mo tumatanda ka na. Oh, at least aminado ang tatay mo na sa mga ginawa niya. Eh, ikaw, nagpapatanda ka eh, bata-bata mo. Ako? Oh. Hindi ah, 26 na nga ako. 26 ka dyan. Anong 26? Naku, bistado ka na. Sinabi ko na kay Mel yung tunay mong age, no? Ano naman? Oo, huwag ka lang umiri. Tama, nanay mo. Hindi ka dapat nagsisinungaling eh. Kaya ako naman sinagawa yun para magustuhan mo ako eh. Eh, gusto naman kita, pero hindi pa ako handa pumasok sa bagong relationship. Dahil ba nalaman na mas bata kaya ayaw mo? Hindi, hindi naman sa ganun. Pero hindi kasi naging maganda yung dati kong relationship with an old guy. Kaya now that I'm single, I'm enjoying everything. And natutuwa ako sumama sa isang batang katulad mo. But, like I said before, hindi pa ako ready. So, paano tayo? Special ka pa rin naman sa akin. Kung tayo talaga, hindi magiging tayo, di ba? Pero, bata ka pa, enjoy mo lang yan, okay? Chito, tama yung sinabi ni Mel. Kasi yung pagkabata, eh, pagka nalagpasan mo yan, hindi mo na mababalikan yan, eh, kaya dapat talaga enjoyin mo. Kami ni Patrick, ganyan kami, di ba pa? Yes, but... Patrick, si Patrick. 1, 2, 3, 4! You can do turn me around. I like the feet of your mom. It's a bonus. Rene, ready na kami. Okay, yes sir. Okay. Oh, bakit? Oh, wala. Tara, dali.